Okay, hi guys, it's me again. Kasi diba, nito nakaraan gumawa tayo ng review tsaka unboxing nitong articulated na katawan na ito. Pero kasi guys, ako talaga yung nahahabaan sa leeg kasi ganito ginawa ko. Haba na leeg niya. Kasi siya, tinagal ko kasi yung ring. Ito yung sensor dapat nandun. Ito yung pampaskip talaga. Nahahabaan ako sa kanya. So, ngayon, ganito. Magde-demo na ako sa inyo, ha. Ito kasi yung isa niyang articulated na leeg. So, ang gagawin natin ay ito. Hihiramin natin si yung ulo ni Edgardo. Yan. Ha, tanggal ang ulo ni Edgardo. Teka lang. Yan. Kaya ka muna. Tapos, yan. Let's pop it. There. Mahiga ka muna kasi headless ka. Yan. So, ang gagawin natin, ito, papasok natin dito. Para makita niyo yung difference, ha? Okay, yan. Ito na siya. So, mangyayari niyan, ito. May, yan yung leg ni Edgardo. Tumataho lang aso, ba't kaya? Okay, so, diyan. So, ito siya. Ngayon, dyan pa lang, may, ang mangyayari, dyan pala, makikita na natin kung gaano kahaba yung leeg versus, ay, hindi pala kita din. Mas angat siya. Ngayon, ang mangyayari, eto muna ikakabit natin to sa katawan. O, diba? So, tandaan nyo guys, yan siya. Nakapato na to kasi wala nga yung ring. Mamay kakabit natin yan. So, yan siya. Haba, diba? Ikakabit natin ngayon si yung ulo, itong isang ulo. Medyo masikip nga lang guys. Pero tibay ng plastic niya ha. Kasi, yan. Parang mas tama ito, diba? Kasi nakalubog siya. Ito, hindi. Nakaganyan siya kasi. So, ang taas niya. So, ang plano ko, dahil dalawa naman yung ganto ko ngayon, ito mukhang hollow. Ito yung kasama nung katawan. Ito yung kasama ni Aaron Kwok na mukha naman solid. Babawasan ko to ng kahit mga, kung ito ay nasa 4 millimeters, babawasan ko to ng kahit mga 2 millimeters. Tingnan natin kung magkakaroon. O, siguro ito. So, yun. Natin, ha? Okay, guys. So, paano natin gagawin na bawasan ang leeg ni Aaron Kwok? So, tuloy nga sa'yo. Kanina, ito yung babawasan natin. Kasi, diba nga, ang taas niya. Parang ito yung mas ideal niyang ulo dito. So, gagamit tayo ng rotary tool para dyan. Now, paano natin gagawin? Ang gagamitin, ang pag-eksperimentuhan ko ay itong ulo, itong connector na galing kay Aaron Kwok. So, ang gagawin natin ay ito. Meron ako ditong sa eksakto na medyo mahirap din siyang ano pala. Teka nga. So, ito, ito na lang imamark ako para eksakto. Yan. So, gagamitin natin eksakto na yun. Okay? Yan. Medyo mahirap siyang hindi kita. Gawa ng madilim eh. So, gumagamit ako ng color pencil. Teka nga, para ito ba siya? Yan. Magagamit ako ng color pencil para mamarkahan yung puputulin. Lakas loob ko kasi may replacement ako. Yan. So, bakit rotary tool? Hindi ko na lang i-exacto knife.
Meron tayo exacto night eh. Yan guys. Eh, para mabilis. Sana maging successful ano? Kasi nahahabaan talaga ako sa ano, and actually guys may nakita ako sa pagbabrowse-browse ko na ganito ang leeg eh, parang ang ano pa rin talaga ang haba, kita pa rin ba yan, so naging okay siya. Okay, next ang inaabangan ng muna kayo. Ayan, kita tayo. Solid nga siya guys. Ingat lang sa paggamit. Okay. Dadiretso ko lang ito guys. So ngayon guys, ang ginagawa ko ay medyo inuupod ko yung nasa itong part na to. Itong mas mataas. Hanggat maaari hindi gagalawin to kasi ito yung magiging base kong nasa pangalawa. Ingat lang guys, ito pa. Masyado maraming residue. Kailangan tanggalin. Guys, sinasuggest ko kung kayo ay isang hobbyist, isang malaking bagay na magkaroon kayo ng rotary tool. Not exactly itong brand na to, pero ang dami nyo magagawa na mas mabilis kapag ito. Kasi, actually guys, tatlo mga pinagkakaabalahan ko na major na hobby ko. Ito yung pinakabago itong mga 106 ko, and then also meron akong train models, and also sa pagsasanto. Ako rin nagmo-modify ng mga katawan ng mga santo, ganyan. So, malaking bagay itong mga mini mechanical things na to. Anyway, going back, tingnan natin. Balik tayo dito. Ingat-ingat lang paggamit dito. Dami nagtatagpitan. Medyo magiging makalat pala siya guys, hindi kayo na-expect. Tingnan natin. Yan. So, ang gagawin na lang natin dito is polishing. Pag hindi ito nag-work, edi yung isa. Pero tama nga ang observation ko guys. Solid ito. Kumpara di sa isa. Kaya itong
Yan. Let's see. Kung ito'y mag-work. Kung hindi, di hindi. Wala tayong magagawa. Pero it seems na importante lang naman dito kumabit. Okay, so ito siya. Ayan. Medyo maluwag siya. Gagawin na lang natin ng paraan ngayon na sumikip. Total, ito naman may parang tataasan pa rin ako. Teka. Ayan guys, tingin ko mas okay ito. Mas acceptable yung height nung leeg. Pala ikikip ba siya pa talaga. So mamaya na lang dyan, pakikilisin ko na lang ito. Aaron po, harap ko sa mga fans mo. Yan. Maluwag kasi guys. So mas okay siya. Mas symmetrical kaysa doon sa haba-haba ng leeg. Actually guys, kasi may nakikita din ako na parang kahit naka ano, yung may kwelyo yung ano, kitang-kita yung ball joint dito ang taas. So tingin ko ito okay na. So thank you for watching, and abangan natin na magkaroon to ng damit. Have a great day.